ang hirap, pagdidiis at pagdududusa. Ngunit sa kabila ng kahirapan na dinadaan ng isang tao, pinapakita nila ang kanilang pagiging matapang na harapin ng lahat ng hamon sa kanilang buhay. Dahil ang tunay na sekreto ng tagumpay ay pagsisikap at pagbakat sa bawat hamon. Ang kwento ay magsisimula sa isang malaking bayan sa San Jose na may isang batang babae na ang pangalan ay Aaron. Siya ay batang puno ng pangarap, ngunit kahirapan ang nais niyang hinaharap. Bakit po ba? Anak, tanong ko po. Sinabi ko, trabaho ko.
Katabi nila sa usapan ng kanyang ina na mukhang nabigla at hindi natuwa sa balita, na dapat masaya ang lahat dahil umuwi na ang kitay. Anak, mas mabuti pang pumuntahan sa Warkaw at mag-uusap sa kanyang inay. Sige po, tay. Si Abby ay pumunta na sa kanyang kwarto. Ano na naman pinaggagawa mo, Rose? Ba't na rin ka ng trabaho? Anong gagawin natin? Baon na tayo sa utang. Wala na tayong pagkain at pagdano sa mga araw-araw natin. Hindi mo ba naisip ang pinaggagawa mo? Alam ko, Banji. Pwede ba? Huwag mo na ngayon. Pinag-iisipan ko ba kung paano tayo magkakapera ang paparating ng Pasko? Lalo na at wala tayong mga trabaho. Paano na mga anak natin? Magpapasko mo ang handa. Sa kabilang kwarto, dinig na din po ni Abby ang sagutan ng mga usapan ng kanyang mga magulang. Kaya ito'y napaiyak at tinanong kung ba't sila mahirap. Kung para sa ibang mga bata na nakukuha lahat ng kanilang gusto. Patuloy na umiyak si Abby nang ito'y nakatulong na lang. Umaga na, at dahil wala namang pasok, napag-isipan ni Abby niya pumunta na lamang kinaaling hinda para tumulong ulit sa kanilang tindahan. Uy, Abby! Kumusta pag-aaral mo? Napagbalitaan mo bumalik ng tatay mo. Kumusta naman siya? Okay naman po, ayos na yan. Mukhang komplikado po ngayon ang sitwasyon ng pamilya ko. Kaya gusto kong pinig sana makapag-ipon ng maraming pera. Patuloy ang pagtrabaho ni Abby sa palengke upang mapag-ipunan niya ang pera para sa paparating na Pasko. Pagkatapos ng kanyang trabaho, nangangiting binigyan na sa kanyang sahod ni Aling Mirna dahil sa alam niya na si Abby ay nagpupursigi at tapat sa kanyang trabaho para makuha ang kanyang gusto sa kabila ng kanyang dinadanas. Maraming salamat po talaga, Aling Mirna. Mukhang magpupuro ko na po ang aking presensya sa mga naiyong pera. At ay ang pagsasaroon ng mga pera, mangribigal na ako kay Nainay at Itay at sa mga patikong. Wala ka naman, Agi. Sana'y masaya ang mag-iipasin ko. Pwede ka rin namin pumunta sa aming gusto. Masayang naglalakad si Abby dahil sa kaalamang sapat na ang kanyang naipon na pera para sa paparating na Pasko. Sa pag-uwi niya, nakita siya ang kanyang dalawang kaibigan, sina Georgia at April sa kalaruan at binati siya. Abby, nandito kami. Oh, Georgia, April, kumusta kayo? Nandito lang kami pinakita. Ay, ano naman yung dala-dala niyo? Nagpaalam na ang magkakaibigan sa isa't isa. Habang si Abby naman ay di mapangali sa mga bagong bisikleta ni na Georgia at April. Bigla siyang napaisip kung sino kaya ang magbibigay sa kanya ng regalo ngayong Pasko. Dahil lahat ng kanyang inipon ay para sa pangsalo-salo nila bilang pamilya sa Pasko at sorpresa na din sa kanyang pamilya. Umuwi si Abby at agad na may tinanong sa kanyang ama. Tay, pwede mo ba magtanong? Ano yan, anak? Pwede mo ba magpabili ng bisikleto sa inyo? Gusto ko po sana makatanggap ng regalo kahit ngayon lang. Pero kung hindi ko pasok sa budget ko ngayon, hindi ko naman po. Aba, anak, pwede. Kaso pagpasensya mo na muna kung hindi pa ka siyang seto ko sa napasukan kung construction site na ganyang kamahal na gamit. Ah, ganun po ba? Di ba niya, anak? Pag-iipunan ko yan. Tingnan ko muna kung makasya pang pera natin para makabili sa gusto mo sa tarapin ng Pasko.
kanilang dako, di nila na malaya na nakikinig na pala ang naniniabi sa kanilang usapan. At ang kagustuhan nito magkaroon ng bagong bisikleta, kaya na umalis ang tatay ay. Abi, ano naman ang narinig ko? Nagpapabili ka ng bisikleta sa ama mo? Di mo ba alam kung anong hirap ang dinadanas natin ngayon? Kung wala na nga tayong makain na walang pa ng trabaho ang tatay mo dahil sa kasahan niya. At ngayon, gusto mo magpabili ng mga bagay na hindi naman kailangan? Anay, gusto ko lang po sana ng bagong gamit kasi nung paman ay wala pa po akong natatanggap na regalo. Gusto lang mo sana makatanggap ng regalo ngayong Pasko. Eh, sinabihan ko naman po si itay na kung hindi niya maibibigay ay okay lang naman po sa akin. Wala! Diyos ko naman, Abi, sana isipin mo na mahirap tayo. Walang silbi sa lipunan, tinatrato tayong mga hayop sa lansangan. Kaya naman, pag-isipan mo, sinasabi mo at makontento ka na lang kung anong meron tayo. Hindi po yan totoo, Nay. Mali po kayo. Bakit po balbusan yung paggagalit sa akin? Alam niyo man po ako, alam mo ba na kaya gabi ay lagi na lang akong iiyak dahil iniisip ko lagi kayo? Ang inahayag kita ay ang mga kapatid ko, hindi po ako nagreklamo kung bakit ganito ang dinidanas natin. Sa sinabi ng ina at napatakbo sa kanyang kwarto. Pagka umagahan, lubos pa rin ang lungkot ni Abi sa papunta ang hospital kung saan si Abby.
kanilang palay. Nakita sila na alimili na. Banji, Jose! Meron na! Anong nangyari kay Abby? Naksidente siya, Jose! Sa pagdawid niya, may nakasulubong siyang basya at nabunggo siya. Diyos ko po, ang anak to! Sa kanyang pagdawid ay may dala nila itong mga damit, laro ng pagkain. Siguro ko sa inyo mga pangsalo-salo at regalo para sa Pasko. Sinabi niya din sa akin noon na ito'y mag-iipon para maibigyan siya sa inyo ngayong Pasko. Narinig ng nanay ang sinabi ni Alvina at dinanas ni Abby at ito'y naiyak ng todo. Anak, gumising ka na. Andito kami ng tatay mo. Hindi ka namin pababayaan. Gumising ka na, anak, para maging masaya na ulit tayo sa Pasko. At bibilang ka ng tatay mo ng laruan. Di ba gusto mo yun? Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo at sa pamilya natin. Kung alam ko lang, magsusumikap ka para sa amin at para may bigay ngayong Pasko. Di wala ka sana dito. Manunood pa tayo ng panunuluyan sa simbahan. Gising na, anak. Mahal ka namin ng tatay mo. Ang kanyang nanay at tatay ay umiiyak na dahil sa sinapit ng anak nila. Hindi nila ito iniwan at binataya ng maig. Sa huling sandali, ay biglang gumalaw ang mga kamay ni Abby at ito'y nalisig. Nay? Tay? Anak? Ano po ba nangyari? Ba't po ako nandito? Lumaan ang loob ng mag-asawa at kanilang iyakap si Abby. Anak, okay ka lang ba? Baka may masakit pa sa'yo. Magpahingata ka muna. Nay, okay lang po ako. Asan po yung mga pinagbili ko para sa'yo? Para may pangsalo-salo at pangregalo ako sa inyo. Huwag ka lang mag-alala, anak. Alam na namin ang lahat. Ang sakripisyo at pagsusumikap mo para labang mapatira mo kami. Tawarin mo ako, anak, sa lahat ng ginawa at sinabi ko. Alam ko na nagkulang ako bilang inyong ilaw ng tahanan. Pero pangako, mag-iiban ako at susuportahan ko na kayo ng kapatid mo. Mahal na mahal kita, anak. Huwag ka pong mag-alala, Nay. Hindi naman po nagbago pagtingin ko sa inyo. Mahal na mahal po kita. Mukhang pagod ka pa, anak. Magpahinga at magpagamot ka muna sa pag-uwi natin ay may sorpresa kami sa iyo. Talaga ba, Nay? Tay? Oo, anak. Kaya magpagaling at magpahinga muna. At kakausapin lang namin ng doktor kung kailangan ang pwedeng makaalis dito sa ospital. At para magpaliwang na din natin ang Pasko ng buo. Nagyakapan ang pamilya at nagpahinga na si Abby. Nakauwi na sila sa kanilang bahay at masayang nakabalik si Abby. At nakakain na siya ng kanyang paboritong pagkain dahil sa sorpresa at matsuba niya ng kanyang mga magulang. Kanyang iyakap ang kanyang magulang at nagpasalamat.